Hello guys! Welcome to Rambalise Vlogs. So today ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa trademark ng mga Pilipino. Ito ang salakot. Bagay ba? Alam nyo ba na naging parte ng ating kasaysayan ang salakot? Ito ay ginamit ng mga sinaunang Pilipino bilang pangsangga sa araw kapag sila ay lumalabas. Ginamit din po itong pang-barter sa mga dayuhan. Kapalit po ng mga kalakal nila na ginagamit din ng mga Pilipino at nakatulong sa kanilang pamumuhay. Isa ang bayan ng Pulilan, Bulacan ang tumatangkilik sa paggamit ng salakot. Mayroon silang taunang salakot festival bilang pag-alala sa kontribusyon ng salakot sa ating history. Ayan mga kahalaman, so bago pala mauso ang mga sombrero na mabibili natin sa mga mall, meron na pala tayong sariling sombrero. Ito po ang salakot. Ayan. Alam nyo ba na mayroong iba't ibang yari ang salakot? Kagaya po nitong suot ko. Ito po ay yari sa anahaw, dahon ng anahaw. Ito naman po ay yari sa kinayas na kawayan. At meron din pong gawa sa shell ng turtle at iba't iba pang mga yari, yaring Pinoy na salakot. Pangkaraniwan na lang natin makikita ang salakot sa mga probinsya na malalayo sa syudad dahil ito po ay mura lang, nabibili pa lang po ito ng 70 pesos, 200 pesos, so kayang-kaya po siyang bilhin ng mga Pilipino. And very light po ito, masarap sa ulo, presko. Ayan, protection sa araw ng ating mga farmers o kaya sa ulan. Ayan guys, so lalabas tayo ng garden. Ayan, sa part na to, dito yung mainit na area. Ayan, tingnan natin kung okay ba siyang gamitin talaga. Ayan. So, ito yung aking salakot. Tingnan natin kung kaya ba niyang protektahan tayo sa araw. Oops. Oh, ayan, okay naman siya. Komportableng suotin. Ayan, kahit papaano, medyo naginhabahan yung ulo ko. Hindi siya ganong mainit sa ulo. Ayan. Dahil mahangin dito, nakakadagdag sa presko, no? Preskong pakiramdam. So, ito yung medyo maliit. Ayan, try naman natin yung isa. Ayan. Ito naman. Itong anahaw. Ayan. Ito okay din, no? Pareho naman silang masarap sa ulo. Ayan, ang gaan sa pakiramdam, guys. Kasi lalabas tayo sa kalsada nang wala tayong protection sa ating ulo. So, pwede to. Ayan. Unique pa, di ba? At least, ikaw lang yung may ganito. Walang kamuka. Pag lumabas ka sa, sa kalsada. Ayan. Napakamalikhain talaga ng mga Pilipino, guys. Ayan. So, I hope matry nyo din yung salakot. O, diba? Ayan. Gawang Pinoy. Pwede siya sa tagulan din, no? Pag umuulan. Ayan. Pag umaaraw. Rain or shine, diba? Ayan. Napakaganda nitong gamitin, guys. So, napaka-presko. Maybe gagamitin ko siya sa mga video ko, no? Pag gumagawa ko ng content. Pag nagbablog. Dahil tungkol naman po sa mga halaman yung ating video sa ngayon, no? So, ayan. Napaka-presko niya. At kakaiba. Bukod sa bukid, no, nakikita ko rin 'to ginagamit sa ilog, no, kapag may namamangka kaya sa dagat. Ayan. So, marami pala siyang pinagagamitan. No, presko kasi siya sa ulo. Ayan. So, punta tayo ngayon dito sa bukid namin. Sa likod bahay. Ayan. Ito yan. Ang daming damo.
Sa babaha lang po kasi dito, guys. Ayan. Dito presko. O, diba? So, maganda rin to habang namamahinga ka sa puno, no? Sa ilalim ng puno. Ayan. Kapag ano, nag-aararo ng kalabaw, diba? Naararo yung bukid. Ayan. Minsan po yung salakot, nakikita na lang natin to sa TV eh. O kaya naman sa mga libro. Ayan. So dito, habang namamahinga pa, pwede rin. Oh. Diba? Presko siyang isuot. Ayan guys, so dalawa yung salakot natin. Dalawa yung binili ko kasi parehong maganda. Ito naman yung isa. Parehong komportable guys, ang sarap suotin. Ayan, bukid na bukid yung feeling ko. Nakaka-relax. Parang medyo namamassage din yung ulo ko. Yan, fit na fit lang yung ano, yung laki niya. Even yung pinagsusuutan ng ulo ko. Yan, kasi may ganto siya. Ayan. Kita nyo. And then yung isa naman, eto. O, diba? Pareho siyang ano, komportable sa ulo. Wow. Sarap dito mamahinga, guys. Presko sa bukid. Walang tao. Ayan, puno lang tsaka tubig 'yung makikita mo. May ilang ibon. Ayan, napakatahimik, napaka-peaceful. O, diba? So, ganda sa lakot natin, ah. So, ayan, guys. Napakita ko na sa inyo kung ano yung purpose ng salakot, kung paano siya gamitin. And sana hindi pa rin ito mawala sa kultura natin mga Pilipino, ang paggamit ng salakot. And I hope makabili rin kayo ng ganito kahit nasa city kayo. O, diba? So presko siyang gamitin, guys, sabi ko nga sa inyo. Mura lang siya, kaya naman po marami mga farmers na mas pinipili ang paggamit ng salakot dahil kaya siyang bilhin, abot kaya, at matagal niyo pa siya magagamit. So, I hope nagustuhan niyo po yung video na to. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow, and subscribe ang aking YouTube channel para lagi kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Ram, ang inyong kahalaman. Ingat po kayong lahat at maraming salamat po.